Madali ang ano lang po ito, tungkol po ito sa mga toxic people in our lives. It's hard to cut toxic people off, but that doesn't mean it's not something you need to do. If someone is hurting you or bringing you down, they shouldn't be allowed to stick around you and keep doing that. Toxic people come in all shapes and sizes. They can be friends, people you hardly know, and even family. They could have been in your life since the day you were born, or only be someone you've met recently. That's just how it goes. When you find yourself dealing with someone toxic, you need to know that you do not owe them anything. Wala po tayong pananagutan sa mga taong ito. Period. Sure, if they're your mother or father, they may try to act as if they're entitled to control you just because they brought you into this world. But if you're an adult, they can't force you into sticking around. If moving on is what's best for you, do it. Toxic people tend to target people who do not deserve the treatment they get. Mga loving na tao, empathic at compassionate po. Kind na mga tao po ang tinatarget ng mga toxic na taong ito, lalo na yung mga narcissist. They find the kindest and most caring people to pull apart, and it's wrong. It's so wrong. While not all toxic people know they are toxic, you shouldn't let any of them remain in your life without change. Once they prove to you that they're not willing to make a difference in their lives and yours, cutting them off is imperative. You deserve respect and kindness. The things you give to others, they should be willing to give back. And if not, then all you're doing by keeping them around is wasting your time. Tama po ito kasi ay na-experience ko po ito. These people will destroy you if you allow them to, and you shouldn't allow them. You are more powerful than you realize, and once you find that power, you can do so much. While you might be afraid because you've been stuck dealing with this person for so long, you can do it. You can break free and let yourself grow. You need to make change in your life, and you can't do that with toxic people trying to control you. Hindi po kayo mag-grow kapag mayroon kayong toxic na tao sa paligid, kasi sinasabotahe po nila kayo, kinokontrol nila kayo, lahat po na accomplishment nyo ay ini-invalidate nila. Ngayon, tinitear down nila yung self-esteem nyo, kaya feeling nyo po wala kayong ginawang tama sa buhay. So, mawawala po yung self-esteem ninyo, at feeling nyo po ay, alam nyo yung feeling stupid ka, feeling bobo, feeling wala ka ng ginawang tama. Kasi yun ang naririnig nyo po araw-araw eh. So, huwag nyo po hayaan na nakawin po ng ganitong mga disorder na tao, toxic na tao po ang inyong reality. Kasi, ginagawa po nila yan because they don't want to be alone in their misery. Alam nyo yun? Pag target ka, lahat ng qualities mo ay kinainggitan ng toxic na tao at wala sila niyan. Kaya they want to destroy it, they want to steal it from you. They want to dim your light, at wag na wag po nating hahayaan na ganun po ang mangyari. The more in charge you become of your present and your future, the more empowered you will find yourself. Please take these words to heart. You are not the one in the wrong here.
You're supposed to be living your life, not someone else. This world was made for you to explore. Go do that. It is going to be hard and it is going to suck for a long while, but it will be worth it in the end. Tama po. Huwag niyo pong isipin na hindi niyo kaya kasi naku po. Kaya po kayo targeted kasi you have your power na hindi niyo po, hindi kayo aware. You're being targeted kasi mayroong valuable na sa'yo na nagpa-attract sa mga taong ito. It's like the dark and light. Kaya yun, gusto nila po yun na i-dim yung ano nyo, yung light ninyo. You can do this and you deserve to be happy. Stop letting other people tell you what to do and what to be. Find yourself and really get back out there in any way you see fit. Life is too short to let someone else live theirs through you. So tama po yun, huwag natin nahayaan na mahawak po ng mga taong ito ang ating perception ng buhay, yung ating reality. Kailangan nyo po talagang umalis sa ganyang surroundings kasi poisonous po. Kaya nga po tinatawag sila na toxic eh. Toxic kasi kapag nandun ka sa paligid na yun, para pong ano yan eh. Halimbawa po yung chemicals na toxic. Di po ba pag mayroong leak yung chemicals ay bawal pong pumasok, or kadalasan may mga tao na in charge doon na nakamask sila kasi bawal nga silang ma-expose doon kasi it's toxic. Ganun po yun sa mga toxic na tao. Bawal po talagang ma-expose sa kanila kasi sisirain po nila tayo. Sisirain nila yung target nila, sagasaan nila, or ma-encounter nila. So, keep distance po at dapat po na alam po natin yung mga red flag. Kasi po kapag may alam tayo, ano eh, hindi naman natin kailangan silang ano eh, i-call out eh. Just know na ganun sila. So, you don't engage. Sabi nga ni Dr. Ramani, huwag tayong mag-engage. At saka huwag kang magpaliwanag kasi kaya ka nga ginaganon. Kasi pag once nagpaliwanag ka, naku, mauubos yung energy mo kasi they are good in conflict, in arguing. They argue for the sake of argue. So, huwag tayong magpapaliwanag sa mga taong ito kasi they are master on that. And they just want to suck your energy. Kasi if you they know exactly what's words to say para mag-emotional react ka. So, huwag niyo pong hayaan po na ganun. Kasi, it's a waste of time, sabi nga sa article na yun. It's a waste of time. At huwag niyo pong hayaan na ma-contaminate po kayo kasi ang aftermath po nila is hindi po madaling i-heal or madaling pagdaanan. Lalo na kung nakawala na kayo sa ganyang sitwasyon or relasyon or kahit sino pa yan, kahit magulang niyo pa yan o kapatid. Life is too short po, ika nga, sabi nga sa article na yun. Life is too short to deal with them. Kaya hindi tayo pinanak dito para i-please sila eh. Pinanak ka dito, you have a mission, you have purpose. That is to live your life to the fullest. Huwag niyo ngayaan na pagsisihan niyo dahil in-spend niyo lang yung buhay natin sa mga ganung nagiging cause ng unhappiness natin. Huwag po kasi, those people are unhappy themselves. And they are dragging us with them into their madness, into their toxicity, into their negativity. At wag natin pong hayaan. So, maraming salamat po. Thank you for watching. And love yourself first. Unahin po natin ang ating sarili bago ang ibang tao. Salamat po sa panonood. Bye!